Nagtitinda? Ay, upo ma'am. Umagat na po, ma'am. Kung may mahuli ng hapon, ma'am, nagtitinda pa ako, ma'am. Ibigay ko na lang po sa isang kilo po, ma'am, para may
pa matatuwa yung anak ko niya. Ate, paborito niya ang ano? Hipon, ma'am. Hipon. So, ma'am, yan po, ma'am. Oh, yung isda, ma'am, kukunin mo pa, ma'am. Oh, lahat na yan, ate. Maraming salamat po, ma'am, para hindi na ako mapagod. Oh, para makauwi ka na po, ma'am. Mamayang hapon ba, ate, magtitinda ka pa or walang pag, huli? Pag may huli, ma'am, magtitinda ko mamayang hapon. Pag wala, ma'am, wala, doon lang nakaupo. Isa't kalahati na lang po, ma'am. Oh, sige, sige, ate. Ma'am, magluluto muna ako ng pananghalian namin po, ma'am. Si ate, anong ano, lulutuin ninyo yung pananghalian? Yung dahon po ng malunggay, yung lang po ang nakita ko kanina, ma'am. Sa kita kong pinagtitinda kanina, yung nakayanan po, ma'am, na bibili yung dahon po ng malunggay. Okay po. Tampoy. Maganda lang. Sabi ko na kaya. Yay! Babae. Ano ate? Bagoong yan? Bagoong ma'am. Ganunggong ma'am. Ako nalunggong na bagoong. Opo ma'am. Buo-buo pa talaga siya eh. Ano yan ate kayo ang gumagawa? Opo ma'am. Yung galing yun. Tingnan mo ma'am. Mabango. Oo nga, iba yung amoy niya sa ano. Ito ang ulam namin siya ngayon, bagoong. Ilagay po sa dahon ng malunggay. Bagoong. Sarap yan. Mabango rin. Okay.
Ayan, luto na yung pananghalian nila ate. Sam! Kaya mulay ah. Mga apo mo sila ate? Opo sir. Sige po, kain na po kayo. Naimas. Mukhang hindi pa kayo nag-agahan ate ah. Hindi po ma'am, kaya gutom na gutom. Sige po, kain lang po. Nagkakasala po namin tong kaunting kanin maghapon ma'am. Eh pag ganun ate, abunado ka talaga. Opo ma'am. Yun ang problema ma'am, abunado kung hindi matindang mga paninda namin. Dahil masisira din po. Oo, kasi naangkat nyo na sa kanila. So kung hindi isang daan ang kita ninyo, abunado talaga. Opo ma'am. Saka may isa pa kong suki ma'am, nagbigay ito yung relo ko ma'am para pag may oras daw ako ma'am, tatawagan nila ako na oras na magpadadala sila ng isda sa akin. Para nakikita mo yung oras. Opo, ate. Opo ma'am. Oo. Kaya binigyan po ako ng relo ma'am. Gano'n nakatagal yung relo na yan? Matagal na ma'am, 5 years na po ito. Matagal na. Kaya nga iniingatan ko ma'am para hindi masira. Dahil sa kabutihan nila ma'am, iniingatan ko rin. Oo, ang bait naman nila ate, no? So yung may mga suki mo na talaga na ano, opo, pinupuntahan mo talaga. Opo. Na nag-order din sa'yo. Opo. Ng ano. Opo, wala po kami pambili ng mineral. Kaya sa puso po kami kumukuha ng inumin na tubig. Pati rin yung mga apo ko ma'am, ganun din ang iniinom ma'am. Galing sa puso. Opo. Sige ate, napansin ko parang wala akong nakitang palikuran ninyo ate. Saan po kayo umiihi at dumudumi? Dito na lang po sa gilid ma'am. At may yung pag-iihin, mapagdudumi ma'am. Tinatapon na lang namin sa kapitbahay ng mga CR ma'am. Ah, nakikitapon na lang po kayo sa kanila. Sobrang hirap kasi talaga ng buhay. Hirap talaga ng buhay ma'am. Talagang wala akong magawa ma'am. Bali, 12 kami. 12 kayo dito sa napakaliit na espasyo ng bahay ninyo. Paano po kayo nagkakasya dito? Nakwento niya sa akin kanina ate na pag malakas ang ulan, lalo ngayon, tag-ulan na naman, malakas ang tulo. Tumutulo ma'am, hanggang dito ma'am, tumutulo nga yan ma'am. Diyan, lalagyan ng timba. Ma'am. Dahil binabaha pa dito ma'am. Sa dito ate, dito sa sa karton kato dito kayo natutulog. Dito kami natutulog. Dito sila natutulog, Kevin. So, hindi po masakit sa likod, no? Masakit po ma'am, pero tinitis lang na po namin. Kasi wala pong pambili ng mga higaan. Kahit sisiksikan kayo ate po, dito? Ma'am, siksikan talaga. Minsan may matulog sa upuan. Ganun na lang po ma'am. Ginagawa namin. 12. Dito sa maliit na spasyo na to, ini-imagine ko kung paano sila nagkakasya dito, Kevin. Isda ma'am sa dagat ma'am, pinipilit ko ma'am magtinda, pero maski bawal ma'am, talagang pinipilit ko dahil kung hindi ako magtinda ma'am, wala naman akong walang pagkain yung mga anak ko ma'am, kaya talagang pwersa ma'am na pinipilit kong magtinda. Doon ako kumukuha ng mga pagkain namin ma'am. Buti hindi kayo ate, kasi di ba bawal yung sa age. Ilang taon na kayo ate? 56. O 56 dun sa age ninyo, pinagbabawalan talagang lumabas eh. Buti hindi po kayo hinuhuli.
Or pinagsasabihan? Ano na lang ako, ma'am. Nag-unawa po sa mga humuhuli sa amin, ma'am. Sinasabi ko sa kanila, sir, paano nga, sir? Wala akong pangpakain mga anak ko. Maski bawal, sir. Pasensya na lang. Talang, alam namin bawal, sir. Pero nagtitinda pa rin kami, sir. Ate, napansin ko, no, ikaw talaga yung nagtataguyod sa pamilya ninyo. Anong pakiramdam? Pero saludo ako sa'yo, ate, pero ikaw, anong pakiramdam mo, ate, na ganyan ang sitwasyon? Talagang nahihirapan ako, ma'am, sa paghahanap buhay sa amin. Mm-hmm. Dahil wala po, ma'am, ang aking pinapakain, pati yung mga apo ko, yun pang dagdag sa akin, ma'am, kaya yun, ma'am, ang problema ko, ma'am, tinataguyod ko. Maski hindi ko kaya, ma'am, talagang kinakaya ko. At saka yung isa pang problema ko, ma'am, sa asawa ko. Noon, ma'am, lasinggero siya, ma'am. Pero noon, ma'am, sinasaktan ako. Na sa pagkalasing niya, pag dumating, ma'am, ayun, nananadyak, naghahanap ng pagkain, eh, wala naman akong maibigay dahil wala pa akong hanap buhay, ma'am, di pa ako nakatinda. Eh, minsan, ma'am, sinasaktan niya ako, pero ngayon na, ma'am, dahil linalabanan ko na siya, ma'am, hindi na siya nag-ano sa akin. Hindi ka na niya, napaagod ka na rin sa kakasakit niya. Kahanap buhay, ma'am. Oo. Kaya linalabanan ko na siya, ma'am. Lahat ng galit ko sa kanya, ma'am, binubuhos ko na sa kanya, ma'am. Sa paghihirap ng pag-asikaso ko sa mga anak ko. Kasi dapat, ate, lalaki ang nagtataguyod sa isang pamilya. Dapat sana, ma'am, siya ang may talagang siya ang pamilya, ma'am. The family siya ang nagtataguyod sa mga anak ko, pero wala siya, ma'am. Pagdating mo kanina, ikaw pa ang nagluto. Opo, talaga. Opo, ma'am. Ikaw pa ang masikaso sa mga apo mo. Opo, ma'am. Said many times that the U.S. is doing far better than any other country when it comes to testing. Yes. Why does that matter? Why is this a global competition to you if every day Americans are still losing their lives and we're still seeing more cases every day? Well, they're losing their lives everywhere in the world. And maybe that's a question you should ask China. Don't ask me. Ask China that question, okay? When you ask them that question, you may get a very unusual answer. Yes, behind you, please. Sir, why are you saying that to me specifically? I'm telling you. I'm not saying it specifically to anybody. I'm saying it to anybody who would ask a nasty question like that. That's not a nasty question. Please go ahead. Why does it matter? Okay. Anybody else? Please, go ahead in the back, please. I have two questions. No, it's okay. But you pointed to me. I have two questions, Mr. President. Next, please. But you called on me. I did, and you didn't respond, and now I'm calling on... Sorry, I just the young lady in the back, please. I just wanted to let my colleague finish, okay. But can I ask you ladies a question, and gentlemen, please? Thank you very much. Appreciate it. Thank you very much. Itong mga account users na ito ay mga solid bashers ko yung mga yan. Oo. Trump is right and better because China is giant Satan who won't destroy the world. Destroy China or China will destroy you.
President Trump will win by God's grace because he honor God. I disagree with you, sorry. Sa katotoo naman na ang oligarch ng Pilipinas ay taga-Democrats LP ng US na sinasabihan ng LP Pilipinas sa corrupt, yun ang totoo. I like President Trump very much. He is not afraid to anyone. Ayoko ng communists. No way. I will not trust them. No, 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 not me. It's very clear that China's motive to spread the virus. Never trust China. China, 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 China. We'll be right back.
Ayan, ate, nandito na yung mga regalo namin para sa'yo. Galing sa isang napakabuting pamilya. From the family of Sir Mark and Miss Rhea at sa mga iba pang donor. So, ate, yan. Ready ka na ba? Opo, ma'am. Okay, sige. Pwede mo nang alisin yung... Oh, nakuna pa siya talaga. Maraming salamat po, ma'am, sa mga bigay sa akin ng mga tunas niyo, ma'am. Malaking tulong po sa akin ito, ma'am. Para sa mga apo ko, para sa amin, ma'am. Naku, thank you po sa God po, ma'am. God bless. God walang bless. Anuman po, ate. At syempre, yan, dapat makita mo kung ano yung nasa loob. Aside from ito, syempre, nakikita na natin yung bigas. O ate, hindi ka na mangungutang ng bigas at may kakainin na kayo. Salamat po ako sa mga Panginoong Diyos. Lalong-lalo na po kayo sa mga step po, ma'am, ng mga ganitong tumulong sa akin. Walang anuman po, ate. O ate, mamili ka. Anong unang box na gusto mong buksan? Yun! Thank you, madam. May pagkain na pong mga apo ko. May paggamit ko sa bahay. Ayan, may sige, ilabas natin, ito. Ate, para ano, makita mo lahat ng karga ng box mo. May pinapay po. Maraming salamat. Yan! Po, mga noodles, yung pagkain na. Yan! Ma'am, kadayin inutan din, sir. Nakang kanan. Sabi ni ate, ni Locano, meron daw silang inuunti-unting kakainin. Pagkain, ma'am. May pagkain. Yan, may beef. So, kapag may chicken, may beef. Hindi na ako uutang sa tarsina, ma'am. Hindi ka na uutang sa store, ate. Opo, ma'am. Hindi na ako uutang. Maraming salamat po sa inyo. Siyempre, ate, meron kang asukal. Thank you po, madam. Ayan, ito para sa mga apo mo po. Kahit sa'yo, ate, pwede yan. Maraming po salamat. Ayan, mantika. May mantika na po ako, ma'am. Hindi na ako mahingi-hingi asukal. Sa kapitbahay, madam. Ayan, may ano, ketchup. Eh, alam ko, ate, marami kang bagoong, pero may bagoong pa rin. Boneless naman yan. Titikman ko, ma'am. Iba naman ito, ma'am. Iba ang kisim. May patis. May palaman. At syempre, ang napakalaking soy sauce. Maraming pang adobo. Salamat po. Yan. Wala pong ano man, ate. Okay. Dan na tayo sa first box. Susunod, ate. Thank you po sa lahat. Una-una sa Panginoon ko. Nagpapasalamat po ako po sa inyo. Sana maulit po ito. Wala pong ano man, ate. O, yan. Sige, ate, labas mo lahat para sa inyo yan, ate. May kape, may cupcakes. Sana may gatas para sa'yo, ate. Para sa'yo yun. Marami pong salamat, madam. Napakaraming galata. Napakaraming galata, meatloaf, may sardinas. Yan. Sige ate, buksan mo pa yung isang karton. So, ayan po, binilaan na po kayo na. May bigado pa ako, sir. Maganda po. Mga pangsahog po. Pangsahog sa mga paksiw. May sibuyas po, may gulay rin po. May gulay, panghalo sa malunggay, sir, itong sayote. Pwedeng panghalo sa malunggay, sardinas. Yan ang magkahalo, sir, sardinas, malunggay. So, ano pong nararamdaman nyo ngayon, ate? Ay, masayang-masaya po dahil sa Panginoon. Nabigyan po ako ng magandang regalo sa kanya at sa inyo, sir. Ay, mayroon pa akong pangsabon, downy. May shampoo. Ay, maraming sa pagsasalamat po sa akin sa inyo. Ay, malaking tulong na po sa akin ito po. Mayroon na akong gagamitin. Para hindi na po ako mangutang sa aking kapitbahay. Kung walang kakailangan. Ayan.
Ayan ate, kinuha ko yung itlog dun sa sasakyan. May dalawang tray pa ng itlog. Plus, ayan, gumawa kami ng embutido para sa inyo. Ma'am, matitikman ng ano. Opo, kami nakakatikim ng ganito, ma'am, ngayon po lang sa akin. Totoo ate? Opo, ma'am, ngayon lang po matikman ng embutido dahil may bigay ng Panginoon po. Ay, you're welcome po. At least, kahit pa paano, ma, masusubukan na ng mga bata tsaka ng buong pamilya nyo po yung pagkain ng embutido. Kaya may pang araw-araw kayo kasi sabi mo ate halos hindi kayo nag-uumagahan. Kaya ito po, dalawang tray ng itlog para at least may pang umagahan kayo kasama ng noodles natin. Maraming salamat po sa inyo. Wala pong ano man ate. At bukod po dyan, masaya ka ba ate? Ang dami niyan, diba? Masaya po talaga ma'am. Talagang masaya po. Oo. Mainit din talaga ate dito po ma'am. Wala po sa lahat ma'am. Thank you sa tulong sa akin ma'am. Malaking pagsasalamat po sa inyo. Wala pong ano man ate. At bukod po dyan ate, meron pa pong dagdag na tulong or regalo na bigay nila para sa inyo. So, eto ate, abutin nyo po unting pandagdag po sa capital na ganyan na nagtitinda kayo. Yan, eto po. Nanay Brenda, galing po sa kaibuturan ng puso ng pamilya ni Sir Mark saka ni Miss Rhea. Sana po yung makatulong sa inyo yan sa pangkapital ninyo sa pang-araw-araw lalo na ngayon na malapit ng tag-ulan. At least may magamit po kayo kahit pa paano. Maraming po salamat po. Wala pong anuman ate. Salamat talaga mo. Laking tulong na po sa akin. Ito sa mga anak. Okay lang yan ate, okay. Okay lang yan ate. Ako nasasaglak ng ganito kasi sana ma'am mula bata ako ma'am, ngayon lang matanda na po ako. Mayroon akong salamat. Wala pong ano man ate. Siguro kapag tamo ni Apo, siguro titulungan na naman yung kritika tamo ni. Thank you, Ma'am Rhea, tsaka Ma'am Sir Mark. Thank you po sa pagsasalamat sa mga regalo po ninyo sa amin. Thank you, Madam. Sana po maulit muli ito po sa akin na magtutulong po sa ating mga anak po at sa pangangailangan namin araw-araw po. Maraming po salamat.